Next photo. Susunod. Ay, si ate! Si Ate Sharon. Yes, diba? Nagsama kayo, of course, from Meron Fernando po. Tapos ngayon naman, of course, the megastar, Sharon Cuneta. Kamusta po ang working experience niyo po with Miss Sharon? First shooting day, sirang-sira yung tiyan ko. Sa nervyos. Kasi iba yung character, dapat bubbly yung character, tapos malambing kayong magkapatid, close kayo. Eh yung una eksena namin, close na agad kami dapat. Eh wala naman kami pinanggagalingan. Tapos si Sharon Cuneta siya. Hindi ako makafocus kasi pinagpapawisan ako ng malamig, para nag-LBM ako, tapos nahihiya ako. Tapos manghang-mangha ako sa kanya. Tapos ang sasakyan ko nung time na yon road trek. Kasi nung bata ako, sa siguro mga 5, 6, 7 years old, hindi pa ako artista, pa-uwi kami ng Antipolo na may dadaanan kaming shooting sa overlooking ng Antipolo, may nakita ako nakaparada ng malaking-malaking van na parang road trek, mobile home. Hindi ko alam kung sino yun nandun. Alam mo kung ano ginawa ko, pumasok ako sa loob. Tapos lumabas si Sharon Cuneta. Tapos may picture pa kaming dalawa, hindi ko nalang malaman kung nasaan. Parang naanod na ata ng baha o kinain na ng anay. Pero kinatok ko talaga siya. Kasi gusto ko malaman, actually, maliban sa gusto ko siya makita, gusto ko makita yung loob nung sasakyan. Talaga, yes. Kaya yun yung naging goal ko pag naging artista ako, magkaka-road trek ako. Tapos nagkataon, nung bago dating road trek ko, ang unang pelikula ko pa with Sharon Cuneta. So yung tense na tense ako, yung parang feeling ko, Lord, artista na ba talaga ako? Kasi may road trek na ako. Nung nasa road trek ka na, ikaw na nakasakay ka na, damang-dama mo na ang pagiging artista, ano nang eksena papunta kay Miss Shawi? Di ako makatulog. Papunta sa eksena namin, nanginginig ako, tapos hindi ako makamemorize ng lines. Tapos si Direk Joel Lamangan pa yung director namin. Lahat ng araw na yun, first. Gusto kong sumat ng tequila, ng alas 9 ng umaga para kumalma ako. Napaka-friendly kasi ni Ate Sharon. Madali siyang makausap. Tapos pinapanood ko siya, ay grabe to tumawa. Parang walang tomorrow. Tapos lahat, ganun din siya, para siyang si FPJ. Para siyang female version ni FPJ. Kung paano siyang makipag-usap sa mga tao, kung paano siyang nakikipagbiruan, kung paano siyang nagsishare ng chichirya niya. Ganun siya, yung, ay grabe naman to. Hindi to nakaranas, ito ang taong hindi alam ang hirap ha. Pero, yung affection niya sa mga tao sa paligid niya, sobra. Napaka-genuine, yung pwede palang maging ganyan talaga ang tao. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito niyong artista.